may nagpupuri. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangon ayon sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ikumusta ninyo ako kina Priscilla at Aquila, mga kamanggagawa ko kay Kristo Jesus. Sumuong sila sa panganib upang mailigtas ang aking buhay. At hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi pati ang mga simbahan ng mga Hentil. Ikumusta rin ninyo ako sa simbahang nagtitipon sa bahay ng mag-asawang ito. Ipaabot din ninyo ang aking pangungumusta sa kaibigan kong si Epeneto, ang unang sumampalataya kay Kristo doon sa Asya, at kay Maria na nagpakahirap para sa inyo. Ikumusta ninyo ako sa mga kababayan kong sina Adronico at Hunia na nakasama ko sa bilangguan. Sila'y kilala ng mga apostol at naunang naging Kristiyano kaysa akin. Ikumusta ninyo ako kay Ampliato na aking minamahal sa Panginoon, kay Urbano na kamanggagawa natin kay Kristo, at sa kaibigan kong si Estakis. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Binabati kayo ng lahat ng mga simbahan ni Kristo. Akong si Tercio, na sumulat ng liham na ito, ay bumabati rin sa inyo sa pangalan ng Panginoon. Kinukumusta kayo ni Gayo na tinutuluyan ko. Sa bahay niya nagtitipon ang buong simbahan. Kinukumusta rin kayo ni Erasto na ingat yaman ng lungsod at ng aking kapatid na si Quarto. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Purihin ng Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon at sa utos ng walanghang Diyos ay nahayag ngayon sa mga Hentil upang sila'y manalig
at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat, sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Pupurihin ko't pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang Poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Sa alinman lahi, ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita. At isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Naging dukha upang tayo'y managana sa bigay ng pagpapala. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutang ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutang ito, sino ang magtitiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa,
paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Narinig ito ng mga Pariseo at nilibak nila si Jesus sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Kayo ang nagpapanggap ng mga matuwid sa harapan ng mga tao. Ngunit nasa liksik ng Diyos ang inyong mga puso sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Ito po ang babala ni Jesus sa kanyang mga alagad. Pero bago tayo mabahala, magandang unawain muna natin kung sino o kung ano ba yung dalawang Panginoon na tinutukoy ni Jesus. Sabi ni Jesus, "Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan." Ano po yung dalawang Panginoon na yon? Diyos at kayamanan. Ito po yung dalawang Panginoon na tinutukoy ni Jesus. Sa mga babalang ito, ipinapakita ni Jesus kung paano ba itinatrato ng tao ang Diyos at ang kayamanan. Paano tinatrato ang Diyos at ang kayamanan? Walang iba kundi pinapanginoon. Yan, ganyan daw itrato ng tao ang Diyos at kayamanan, pinapanginoon. At pag sinabing pinapanginoon, ibig sabihin sinasamba. Ibig sabihin nagpapakaalila. Ibig sabihin pinaglilingkuran. Ito yung isang babala na akmang-akma sa panahon ngayon ng kagipitan at krisis. Sino ang ating pinapanginoon? Sino ang ating dinidiyos? Sa krisis, lumalabas ang tunay na kulay ng tao. Sa pagsubok, nakikilala ang tunay na laman ng puso ng tao. Kaya naman, suriin natin ang ating mga sarili kung sino ang ating pinapanginoon sa panahon ng krisis. Pwedeng sabihin ng mga mahihirap na hindi nila ito problema. Pwedeng sabihin ng mga salat, hindi nila pinapanginoon ang pera dahil wala naman sila nito. Kapos nga sila dito. Pero hindi po ah. Hindi lang ito problema ng mayaman. Hindi lang ito problema ng mayroong kayamanan. Dahil ito po ay pagpapakita kung paano natin tinitignan ang kayamanan o pera. Pwedeng salat ka sa yaman. Pwedeng kapos ka sa pera. Pero kapag nasa harap mo na ang pera at kayamanan, nagiging gahaman. Kaya nga ang dali masuhulan, ang dali mauto, ang dali masilaw dahil pinapanginoon ang pera. Nagpapaalipin sa pera, sinusunod kung nasaan ang pera. Pansinin ninyo,
kung paano tignan ng tao ang pera, kapag naharap na, nalilimutan na ang prinsipyo, nawawala yung karakter, ang dali nasisilaw ng tao kasi alipin ng salapi, alipin ng kayamanan. Mga kapatid, hindi masama ang pera, pero kapag ito na ay sinasamba, sigurado sa masama tayo madadala. Kaya naman, ang sinasabi ni Jesus sa atin, kung paano ito gamitin? Gamitin sa pakikipagkaibigan ang kayamanan sa sanlibutan ito. Gamitin sa pakikipagkaibigan. Ibig sabihin, gamitin sa kabutihan. Gamitin sa ikabubuti ng kapwa. Hindi masama ang pera. Hindi sinabi ng Diyos na masama ito. Pero masama kung ito ay pinapanginoon. Kaya naman, sa babalang ito, pinapapili tayo ni Jesus kung sino ang ating papanginoonin. Sapagkat sabi ni Jesus, kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran niya ang isa at hahamakin ang ikalawa. Ganito po ang mangyayari kapag pinagsabay natin ang Diyos at pera. Sigurado, ang isa ay magdudusa. Mga kapatid, ito po ay pagninilay at paanyaya sa atin ngayong panahon ng krisis. Naway, sa babalang ito na ibinibigay ni Jesus, makita natin sa ating mga puso kung alin sa dalawa ang dapat nilalaman at sinasamba. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos ng mga biyayang magagamit para sa kanyang kaluwalhatian at kabutihan ng kapwa. Idalangin natin na maging responsable nawa tayo sa lahat ng ito at maging karapat dapat sa kanyang pagtitiwala. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Bilang simbahan, tayo naway maging mapagkakatiwalaan sa ating paglilingkod sa mga dukha. Manalangin tayo. Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway maging responsable at tapat sa paggamit ng mga ari-arian ng gobyerno. Manalangin tayo. Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Atin nawang mapaglabanan ang pagkagahaman sa pamamagitan ng pagiging mapagbigay araw-araw. Manalangin tayo. Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga dukha at may sakit, naway tumanggap ng suporta mula sa mga mapagmalasakit at mabubuting loob na mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga yumao, naway tumanggap ng walang hanggang yaman ng kalangitan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming huwag na matangay ng tukso ng salapi, bagkos hanapin ang tunay na kayamanan ng iyong kaharian.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob, sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman, no matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat.
Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan, na sa'yo aking kaluwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan, ang aking muog at pag-asa at kaligtasan. Paniniil di ko pa nanaligan, puso'y di ihiling sa lakas at takbuhan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking sa Kanya nagmula ang aking pag-asa at kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. Ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa at higit sa lahat, ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman
Lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanungi kay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Mga kapatid, atin naman po ngayong ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na amin.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iluluwalhati.